how to find the equation of a line given the slope and the y-intercept. Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is HumorPH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now please, if you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos natin dito sa Humor Page. And if you found someone na kailangan ng lesson ito, please do share this today. Let's help one another. Ayan. So without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan natin kung paano gagawin itong finding equation of line given the slope and y-intercept. Ayan. So, itong topic natin about finding equation of line ay hinati sa apat. So, itong pinakauna, ito rin yung pinakamadali sa lahat. So, paano kapag ang given sa atin ni teacher or sa module natin ay given yung slope tapos yung y-intercept? How do we solve for the equation? And how do we get that equation? Ayan. So, sa part number 2, i-discuss naman natin paano kung given sa atin yung point tapos slope. Then, for part number 3, paano kung given sa atin yung dalawang points? How do we get the equation? Then, yung last part, paano kapag given sa atin yung x and y-intercept? How do we solve for the equation? Ayan. So, I'm telling you that now para masundan ninyo lahat ng topic natin about this equation of line. So, let's get started. So, umpisahan natin ito by showing you this idea. So, linear equation in two variables, of course. Familiar na tayo dito. If you were able to watch yung standard form to slope-intercept form and vice versa, how do we transform those? So, ito, standard form, ganito yung form natin, ax plus by is equal to c. Tapos, si slope-intercept form naman, which is our topic, right? Y is equal to mx plus b. Dito sa standard form, definition niya talaga, ang a, b, and c, may values yan, kasi ang x and y ang variable. So, ang a, b, and c, real numbers yan. So, pwede siya maging fraction, pwede siya maging negative, and so on. Pero, since nasanay tayo na ang A, B, and C are integers, and yun usual ang nare-require sa atin. So, we are making sure na we'll follow that. So, ang A, B, and C natin gagawin natin integers, and we are making sure na yung A dito laging positive. So, ibig sabihin, whatever the number beside X, lagi natin gagawing positive. And, ayaw natin makakita ng fraction sa A, B, and C. So, I'm saying that again, kasi nga po, yun ang magiging goal natin for this discussion. So, lahat ng topic about finding equations of line, ang hahanapin nating final answer ay naka-standard form. So, dapat familiar tayo dito. Si standard form, ayaw niya ng fraction, ayaw niya ng negative ang unang integer beside x. So, yun. Then, slope-intercept form, ito yung pinakagagamitin natin ngayon, y is equal to mx plus b. Wherein ang m, ito, napagdaanan din natin nito, m means the slope, and b means the y-intercept. So, eto. Etong dalawa ang given sa atin, di ba? So, ayan nga. So, eto ang magiging guide natin to answer this or to discuss this topic. So, ayan. So, tinatawag itong the slope-intercept form. So, we are going to memorize this formula. Y is equal to mx plus b. Ayan. So, let's get started with our first example. Ayan. Find the equation of a line in standard form with slope of negative 5 and y-intercept of 9. So, nilagay ko dito, naka-close and open parenthesis na in standard form. Kasi usually, minsan hindi niya nakalagay. Minsan ang nakalagay lang ay find the equation of line with the slope of 5 or negative 5 and y-intercept of 9. So, kapag ganun, automatic natin isosolve in standard form. Kapag hindi ito nakalagay, automatic, we'll solve that in standard form. Lagi pong ganun. Ay, parang default siya. Kapag hindi nakalagay in standard form, that means standard form mo talaga siya isosolve. Ayan. So, ganun siya. Ayan. So, now, so sabi, given sa atin yung slope na negative 5, given din sa atin si y-intercept na 9. So, how do we get the equation? Ayan. So, sabi natin,
This is about the slope-intercept form. So that's why we are using this formula. So first, we are going to be familiar with, of course, the formula. So master dapat natin ito, y is equal to mx plus b. Wherein ang y nga po, yan yung slope, yung value ni slope dito. Tapos yung b natin, that is the y-intercept. So tandaan po yung mabuti. Y is the slope, b is the y-intercept. So, ganito ang format natin ng pagsosolve. So, formula muna. So, take note of this formula. Huwag kakalimutan. Then, after that, since ito, yung given. So, kukunin natin yung mga given out of this problem na meron tayo. So, given. So, let's get the given. So, ang kailangan natin, yung x saka yung y kasi dito variable na. Diba? Yung m saka yung b ang merong value na nakalagay dito sa ating problem. So, let's get the value of m muna. So, ang m, sabi natin slope yan. Diba? Ang m is slope. Ano ba yung slope dito? Ano nakalagay? Find the equation of a line with the slope of negative 5. So, that means m is negative 5. M is equal to negative 5. So, be careful po sa pag-identify ng mga values. Next, y-intercept natin ay, ayan, y-intercept ay 9. So, b is equal to 9. Again, formula muna, then after given. Hanapin mo si m, hanapin mo si b. And read carefully the problem. Hindi naman kasi laging nauuna si slope. Then, hindi naman laging nauhuli si y-intercept. So, make sure na babasahin natin maigi yung problem. Baka kasi mauna ay given the y-intercept na 9 and the slope of negative 5. So, take note of that. Basahin mabuti yung problem. So, make sure tama tayo ng pagkalagay ng given. So, check natin. Slope by negative 5? So, tama naman. Y-intercept by 9? So, tama naman. And so we're done with formula and our given. Now, let's have our solution, our complete solution. So, for solution, ganun pa rin, carry over natin yung formula. So, it's better. Sa akin, I suggest the best lagi na ilalagay mo yung formula kapag nasa solution ka na. And, eto rin, ilagay mo rin yung formula talaga sa pinaka-process natin. Why is that so? Bakit ko yan usually ginagawa? Kasi po, para ma-master natin yung formula. Para, let's say, dumating yung exam, at least master natin siya kasi we keep on writing that. So, kapag sinulat ng sinulat, mas nare-retain din sa ating utak. So, yun. Next, after we write the formula again here, so substitute lang natin yung nasa given. Ano ba yung m? That's negative 5. So, ito magiging negative 5. Tapos yung b, that will become 9. So, let's do that. So, y muna, y is equal to, ayan, so, negative 5x. Again, itong negative 5, that is the value of m. Tapos, plus 9. Saan ang galing yung 9? That is b. So, check natin. Baka mali tayo na pagkakasubstitute. Si m ay negative 5, so tama naman. M ay negative 5. Si b ay 9, so tama tayo doon. Si b ay 9, dun sa given. Ayan, so this is now the slope-intercept form. Tama? And sabi natin, ang hinihingi sa problem is in standard form. So make sure alam natin kung paano mag-convert pa rin ng slope-intercept to standard form. So you may watch our video about that para makita ninyo yung full details of how we're going to convert slope-intercept to standard and the other way around. And so paano yun? Diba si standard form, sabi natin, si x saka si y magkasama sa left, right? Dapat dito sa left side, magkasama si x saka si y. And then dito sa right naman, solo lang dyan si constant. So, dapat may iiwan dyan yung 9. So, how are we going to change this into standard form? Ganito lang. So, since sabi nga, kailangan magkasama sa x saka si y, ilipat natin sa negative 5x. And that's transposition. And once we transpose, we all know that it's changing the sign. We are supposed to change the sign, right? So, ita-transpose natin ito and make sure na yung negative 5 natin magiging positive sa kapila. So, ganito siya. Magiging 5x. Sir, bakit may plus na? Because y is positive. Again, kapag nagkasama na yung dalawang term na magkaiba, tapos, hindi kasi siya pwede maging 5xy. Hindi siya pwede maging 5xy. Since dalawang term na magkaiba yon, kailangan may separator din sila. Kailangan may operation sa gitna. So, since positive yung y, kaya naging plus ang gitna nila. If ever na negative yung y dito, dapat minus dito sa gitna nila. Now, itong 9. Itong 9, sir, bakit na wala po yung plus? Because 9 is positive. So, obviously, kahit hindi ko na siya ilagay na may plus dito, okay na siya na positive. Diba? So, ganun siya.
Ayan. Now, ask yourself, is this in standard form already? Ang consideration natin sa standard form ganito. X and Y magkasama. Check natin. X saka Y magkasama sila. Tama. Constant na sa right. Tama. So, check tayo doon. Another, ayaw niya, allergic siya sa fraction. May fraction ka ba nakikita? Wala. Ito ay 5, ito ay 1y, ito ay 9. So, wala. So, ligtas tayo doon. Last mong iti-check, positive dapat yung unang number beside x. Positive naman yung 5. So, check tayo doon. So, nasatisfy natin lahat ng gusto ni standard form. So, tama na ang sagot natin. So, therefore, this is now the equation na pinapahanap sa atin. So, ganun lang po yun. So, ayan. So, yung process natin, formula given tapos solution. And make sure naka-standard form ang sagot. Yun ay kapag hiningi na standard form. Kasi baka may case na ang hinahanap pala ay eto lang. So, pwede naman kasi yun. Nakadepende yun sa question ni teacher. Let's say, ang sinabi dyan, find the equation of a line in slope-intercept form. So, eto na yun. Kasi naka-slope-intercept form na siya. Pero, sabi ko nga po, if ever na walang nakalagay na in slope-intercept form or in standard form, lagi kang dito sa safe na standard form. Ibig sabihin, ang hinihingi sa atin ay standard form agad. Ayan. Ito yun. 5x plus y is equal to 9. O kaya, sasanayin ko kayo na standard form ang final answer natin. Kasi yun usually ang hinihingi. Ayan. So, ganun lang. Diba po, ang dili-dili lang ng ganito. So, let's have more complicated given naman. Paano kapag may fraction na? Ayan. Find the equation of a line in standard form. Again, pwedeng wala ito. With slope of 13 and y-intercept of 1/2. Ayan, may fraction na. Sige. So again, ito yung process natin. Formula muna. Don't forget about this form. Y is equal to mx plus b. So yan yung formula na gagamitin natin para ma-solve or makuha yung line or equation of line na hinahanap natin dito. Next, given. So again, ang given dyan, yung slope, which is m. Ang slope daw ay ln with slope of 13. So, m is equal to 13. Tapos, y-intercept is 1/2. And alam natin ang y-intercept ay b. And b is equal to 1/2. So, ganun. So, tama ba tayo ng sign? 13, tama, positive. 1/2, tama, positive. Ayan. So, okay na tayo sa formula, okay na tayo sa given. Let's move to solution. Solution again. Don't forget to write the formula again. Y is equal to mx plus b. Tapos, after that, substitution tayo. Substitute lang natin yung value ni m sa value ni b. Ayan. So, ganito siya. Y, syempre, retain lang dito si y is equal to, yung m is 13. Tama ba? So, 13. Yung m dito, naging 13. Substitute lang natin yun. Then, yung x, carry over lang din. Tapos, yung b, anong value ng b natin? 1/2. So, dapat dito maging plus 1/2. Ayan. So, tama na tayo ng pagkakasubstitute. So, double check pa natin para sure na sure tayo. Slope ay 13, m is 13. Tama. B is 1/2, kaya ito ay 1/2. So, tama naman. Alright, so tama na tayo ng pagkakasubstitute. The next thing we have to do is to check kung nasa standard form na ba ito. Hindi pa. Diba? Kapag standard form kasi, dapat itong x saka yung y magkasama sa isang side ng equation. Tama ba? So, we're going to transpose 13x. Since positive yung 13x dito, ililipat natin siya sa kabila para magkasama sila ni x sa ni y. Then, what will happen to 13x? Di ba? Magiging siyang negative naman. Ayan, so, that's negative 13x plus y, kasi positive, no, kaya may plus doon, is equal to 1/2. So, natira si 1/2 dito sa right side. Ayan, so, question pa din, is this in standard form already? Hindi pa. Bakit? May fraction. And at the same time, negative pa yung unahan. Diba sabi ni standard form, ayoko kay fraction, ayoko din na negative yung unang number or yung number beside x. Ayan. So, what should we do? So, let's get rid of these two muna. So, let's work on the fraction muna. Unahin natin si fraction. So, ganito ang magiging technique natin. Once na, isang fraction lang ang given sa atin dito sa problem. So, kung ano man yung denominator na meron tayo, dito is 2, yan yung magiging multiplier natin sa lahat ng terms dito sa equation. So, let's do that. So, again, kapag may fraction, para mawala itong 2 sa baba, we'll multiply both sides of the equation by 2. Sir, saan nga po nanggaling yung 2? Paulit nga po, yung 2 ay galing sa denominator.
Kung yung denominator is 7, dapat 7 ang multiplier natin. If this is 10, dapat 10 ang multiplier natin. So, nakadepende sa denominator yung ating multiplier. Again, ganun lang kasimple kapag isang fraction lang yung given. Diba? Dito sa ating problem, isa lang yung 1/2. Pero kasi kapag dalawa na yung fraction, dun na papasok yung LCD. So, we'll look for the LCD. So, in this case, eto lang. Ito muna. So, let's multiply this term by term. So, isa-isa. So, 2 times negative 13x. So, dapat master natin yung integers. Ayan, 2 times negative 13, so negative 26x. Tapos, isa pa. Siyempre, hindi lang, yung 2 hindi lang dito sa isang term na yan. Sa lahat dapat. Kaya meron din dun sa, right. So, 2 times y, that's plus 2y. Ayan. Tapos, after that, equal to, eto naman, paano mag-solve ng fraction tapos whole number? Ganto lang. So, eto, 2, i-divide mo sa baba, i-multiply mo sa taas. Diba? So, let's do that. 2 divided by 2, that's 1. Tapos, mag-times 1 ka. 1 times 1, that is 1. So, this will be equal to 1. So, ibig sabihin ng 1 half times 2 is just 1. So, okay na tayo. Na-multiply na natin lahat ng terms by 2. And, successful ba tayo? Wala ng fraction? Wala na po. Ayan. Now, let's get rid of this negative naman. Diba sabi natin, si standard form, allergic din kay negative. Negative na first term. Ayan. So, anong gagawin natin dito para maging negative? Diba? Nabanggit ko na rin itong technique na ito. Once na nakita mong negative, tapos equation naman yung given sa atin, once na naging negative yung unang term dito, tapos gusto niya maging positive, change all the signs lang. Again, you just have to change all the signs. So, ang idea naman nun, we're just multiplying negative 1 to everything, to every term dito sa equation. So, let's do that. Shortcut na natin. Ito magiging positive, magiging 2x. Ito magiging negative 2y. Tapos, ito magiging negative 1. Again, everything. Everything. Lahat. Once na gusto mong mag-change ng isang sign, make sure lahat mo yun i-change. Ganun siya. Ayan. So, ito, since gusto nga natin maging positive, yun ang goal natin, ginawa natin positive yung una. Pero sabi natin, make sure lahat mapapalitan. Ayan. Para maging balance pa rin yung equation natin. Ayan. Now, let's check pa rin si standard form kasi yun talaga ang medyo maraming requirement. So, sige nga. Ang x and y ba magkasama na? Yes. Constant man nasa kabila? Yes. May fraction ba ako nakikita? Wala. Positive na ba yung una ko? Yes, positive na. So, therefore, kung ganon, kung okay na yung apat na yon, check na tayo dyan. That will now be the final answer. Ayan. So, ganun lang po ang pag-solve ng slope and y-intercept form. Now, let's have another example. Paano kung dalawa na yung fraction? Kasi dito isa pa lang. So, let's have example number 3. Find the equation of a line, again in standard form, with slope of negative 5 over 4 and y-intercept of 3 over 8. Yeah. So, first thing we have to do is to have the formula. Huwag kakalimutan, y is equal to mx plus b. Then, given, ang given natin is m saka yung b, slope saka yung y-intercept. So, slope natin ay m, so that's negative 5 over 4. Diba? Tama ba? Slope ay negative 5 over 4. So, tama tayo doon. B ay 3/8. 3 over 8. So, tama naman. Y-intercept is 3 over 8. So, okay na tayo sa formula saka sa given. So, let's move to our solution. So, for solution, don't forget to write the formula again. Y is equal to mx plus b. Tapos, next step, change mo lang ang m ng negative 5 over 4. Tapos, yung b naman, change natin into 3 over 8. So, ganito lang. So, again, yung y tas equal, copy lang. Tapos, naging negative 5 over 4 si m. So, tama ba tayo doon? Check natin. Correct. Next, yung b ay 3 over 8. So, plus 3 over 8 tayo dito. Ayan. So, yun na. Then, after that, so, sabi natin, kailangan magkasama muna yung x saka yung y. So, ilipat muna natin itong negative 5 over 4 sa kabila. So, ilipat natin. So, since negative 5 over 4 is negative, so kapag nilipat, that's transposition. So, that means magiging siyang positive dito sa left side. So, ganito siya. 5 over 4x, naging positive na siya. Tapos, plus y, ito yung y dyan, plus y is equal to
positive 3 over 8. So, andito yung 3 over 8 sa right side. So, ayan. So, medyo okay na. Pero hindi pa talaga siya okay. Ayan to yun. So, sabi natin si standard form, usually, ang hinihingi sa atin ay integer lahat ng values ni A, B, and C. Tapos, gusto niya positive si X. So, let's get rid of the, fractions. Gusto natin maging integers ito. So, how do we do that? So, sabi natin kanina, since kanina kasi 1/2 lang, isang fraction lang. Whatever the denominator that you have, multiply mo lang yun sa left saka sa right side. So, dito naman, since dalawa na yung fraction, we can't just choose kung alin dito. So, hindi yan pwede. So, dito papasok sa LCD. Ayan. So, if you want to watch my lesson about that, actually, ang title na nun ay LCM. Same lang naman kasi yung concept nun. So, you may watch that video para matutunan ninyo kung paano kumuha ng LCM or LCD na mas madali. Ayan. So, ganito. So, I'll discuss naman here kung paano kumuha ng LCD. Ganito lang. So, I choose to have the division ladder para magkuha ng LCD. Para sa akin siya, pinakamadali. Para sa akin. Ayan. Pero kung may other way kayo na alam, just like listing method, so you may do that as well. Kung dun kayo masanay. Ganito yung division ladder. So, ayan. So, meron tayo ditong bracket, syempre, to signify na we have to multiply something. Something dito sa labas. Ganito yun. So, kukunin natin since LCD, D, as in denominator. So, we are getting the denominator, of course. Denominator ay 4, tapos 8. So, ito ang tatrabahuhin natin, si 4 sa kasi 8. So, ladder, gawa ka lang ng pa-letter L na ganyan. So, I call this ladder. Tapos, mag-iisip ka lang ng number to divide 4 and 8. What is that number that could divide 4 and 8? 4, di ba? So, 4 ilalagay mo lang sa labas. Tapos, divide natin isa-isa. 4 divided by 4, that's 1. Ilagay mo yung 1 sa baba. 8 divided by 4, that's 2. So, ilagay mo yung 2 sa baba. Tapos, dito nakapasok yung LCD. Di ba? LCD, L. Ito yung abbreviation ko dyan or shortcut. Kapag sinabing L or clue, L ay itong pa-letter L. Labas. Lahat as in L, ng nasa labas. So, etong lahat ng nasa labas, so multiply lang natin. Ito yan. So, clue natin kapag L, lahat ng nasa labas, yung multiply natin. That's 4 times 1 times 2. And times mo lang lahat. Then we'll have 8 as the LCD. And whatever this LCD is na nakuha natin, we are going to multiply that to both sides of the equation. Ayan. So, kaya natin tinrabaho ito para i-multiply natin yung LCD sa both sides of the equation. Because in this way, matatanggal natin yung fraction form na ito. So, let's see nga kung talagang mangyayari yun. So, let's multiply 8 sa left, multiply 8 sa right. Ayan. So, paano nga ito? Fraction sa whole number. Let's do this. So, divide mo lang sa baba. So, 8 divided by 4, that's 2. Tapos yung 2, ito times natin sa 5. So, times 5. 2 times 5, that's 10. So, dito, sa baba nito ay magiging 10x na. Next, si 8 saka si y din. Multiply natin. 8 times y, that is plus 8y. Ayan. Tapos, ito naman, fraction ulit sa whole number. So, divide sa baba, multiply sa taas. So, 8 divided by 8, that will give us 1. Tapos, yung 1, ito times mo sa 3. Times 3. 1 times 3, that's 3. So, 3 na siya. Diba? By using the LCD, nagawa natin maging integer lahat. Ayan. And yun naman ang goal natin talaga. Maging integer lahat ng values dito sa ating equation. Ayan. So, let's check pa din. Kasi si standard form, maraming gusto, maraming kailangan. So, let's check. Standard form na ba to? That's the question. Check natin. Ang x and y ba magkasama na? Yes. Constant ba nakahiwalay? Nasa right? Yes. Wala na ba ako nakikitang fraction? Yes. Positive na ba yung una kong coefficient? Yes. So, kung yes lahat yung apat na yon, this is now in standard form. And that will now be the final answer. So, ganun lang po ang pag-solve. Now, I guess you are ready. So, let's have our humor jail. So, I'll give you one item to answer here. Find the equation of a line in standard form with slope of 2 over 9 and y-intercept of negative 7 over 6. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now.
Alright, time's up. So let's answer this humor drill. Ayan. So ito ang given sa atin. So equation na balay ulit ang pinapahanap, tapos in standard form. So given si slope na 2 over 9, tapos y-intercept na negative 7 over 6. So of course, don't forget the formula. Isulat mo agad, y is equal to mx plus b. Then si given is si m sa kasi b. Ano ang m natin dyan? So m is 2 over 9, the slope. Diba? So is equal to m is 2 over 9. Tapos yung b, which is y-intercept, dito given ay negative 7 over 6. Ayan. Then, we'll have our solution. So, okay na tayo dito sa mga given. So, for solution, write first the formula, y is equal to mx plus b. Tapos, after that, substitute lang natin yung mga values. So, eto, y is equal to, naging 2 over 9 yung m. Tama ba? Tama. 2 over 9 ang m natin. Tapos, yung b ay negative 7 over 6. So, kapag po negative yung b, pwede mo nang gawing automatic minus itong nandito, itong term na to. So, this will become negative 7 over 6. Again, kung ano man yung value ni b dito, kung ano man yung sign ni b dito, may carry over siya dito sa operation niya. So, y is equal to 2 over 9x minus 7 over 6. So, tama na taman tayo ng pagkaka-substitute. Now, first thing you have to do, ilipat naman muna natin si x dun sa kabila para magkasama na sila. Diba yun kasi ang gusto talaga ni standard form. So, yung 2 over 9x, ilipat natin. What will happen kapag nilipat natin? Sir, magiging siyang negative. Correct. Kasi nga, when we transpose, we are changing the sign. So, magiging siyang negative 2 over 9x dito, tapos yung y naka-plus pa din, plus y, is equal to ito ay negative 7 over 6. Ayan. So, may negative dito. Then, after that, ayan. So, sabi natin ayaw din ni standard form na may fraction. So, paano nga po yan mawawala? Of course, kakailangan na natin yung LCD. So, let's do first the LCD. So, lagay muna na tayo ng bracket dito. Ganyan. Tapos, let's work on our LCD. So, denominator tayo. 9 tapos 6. So, eto may 9 tapos eto may 6. So, kuha na lang natin yung division ladder or through division ladder, yung LCD. Isip tayo ng number na makaka-divide sa 9 saka sa 6. Sir, pwede po siyang i-divide sa 3. Correct. So, divide mo to sa 3. 9 divided by 3, the answer is 3. So, nakalagay dito ay 3. 6 divided by 3, the answer is 2. So, nakalagay dito ay 2. Meron pa ba? Is there a number that could divide 3 and 2? Wala na. Diba? Except sa 1. Kapag 1 na hindi na siya ginagamit na divisor. Kasi mag-uulit-ulit lang tayo dyan na pag-solve. So, okay na yan. After that, again, LCD. L. Letter L. At nung pa-letter L na yan ang i-multiply natin. Lahat ng nasa labas, i-multiply natin. So, LCD, lahat, 3 times 3 times 2. The answer is 18. Now, ano namang gamit ng 18 na to? So, yung 18 na yan, that will be multiplied to both sides of the equation. So, times 18 tayo dyan, times 18 dun sa kabila. Then, we'll see kung magiging integers na nga lahat ng numbers or coefficients dito, pati yung constant. Ayan. So, sabi natin, eto, divide natin dito, tapos multiply sa taas kapag fraction. Kapag naman, ano lang, kapag normal na number lang, so multiply lang natin ng diretsyo. So, dito, so, positive times negative, so expect mo na na negative yung sagot. Diba kapag opposite sign, negative ang sagot. Kapag same sign, positive yung sagot. So, eto, divide muna natin yung 18 sa 9. 18 divided by 9, the answer is 2. Tapos, yung 2 naman, itatimes natin dito sa 2 pa. So, 2 times 2, the answer is 4. Or negative 4x. Bakit nga po negative? Kasi, positive times negative, the answer would be negative. So, paano nakuha yung 4? 18 divided by 9, that's 2. Tapos, sa times mo yung 2 dito, the answer is negative 4. Ayan. Tapos, ito namang 1y dito. 18 times y, that's positive 18y. Is equal to, ito naman, divide dito sa baba. 18 divided by 6, 3. Tama? Tapos, yung 3 na yung naging sagot natin, itatimes pa natin sa 7. 3 times 7, 21. Pero since negative ang sign nito, tapos positive yung kabila, so the answer would be negative 21. Nakuha po? Ganito lang. Since opposite yung sign na minumultiply natin, the answer would be negative. Ayan. Then after that, check natin kung lahat na ba ng gusto ni standard form ay nakuha na. So una, magkasama na ba yung x and y? Check. Nasa kabila na ba yung constant? Check. Wala na bang fraction? Check. Positive na ba yung una kong coefficient?
Hindi pa. Yun ang problema natin. Pero yun naman, may shortcut tayo doon. Once na negative yung unang number, change mo lang lahat ng signs. No problem. Make sure lang lahat ng signs ang, or lahat ng term ang papalitan mo ng sign. So let's do that. Magiging itong 4x, magiging itong negative 18y, magiging itong positive 21. And that will now be the final answer. Magkasama na sa x and y, nakahiwalay si constant, walang fraction, positive yung unang number. So check na tayo dyan. Ayan. So thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, huwag na huwag mong kakalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa Humor PH. And don't forget to share this to your friends and to the parents na kailangan ng lesson na ito para maituro nila sa kanilang mga anak. And don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #HumorPH. Bye-bye! See you in our next video.